Hi, good day mga kakusa. Welcome back to my YouTube channel, Bosun Elmans TV. Ay mga kakusa, itong ipapakita ko sa inyo tungkol sa paggawa ng bosun chair. Kasi nung nag-order kami, ang dumating na wala sa safety at saka maliit yung gabit, kaya inulit ko. Kaya ito, ginawa ko rin, ay papakita ko sa inyo para at least na makatulog sa inyo kahit konti man lang, o may idea, para may idea kayo sa paggawa nito. Kasi pag magkamali ka ng gawa ng bosun chair, pwedeng makadisgrasya dahil kung hindi siya pantay o hindi siya maayos na pagka-display sa ilalim, pwede siyang mahugot o twist ang ano niya sa upuan. Ito, ituturo ko sa inyo, sana gusto ninyo. At salamat sa mga subscriber. Sana hindi kayo magsawa sa kakasubaybay sa mga video ko. See you. Samahan niyo ako mga kakusa doon sa paggagawa ko. At least para may idea kayo at saka makatulong din sa inyo sa susunod ng mga barko at saka yung sinasakyan mo na barko. Maigamit mo ito. Saka kung makita mo man na mali yung paggagawa ng bosun chair ninyo dyan, pwede mong ulitin at saka gagawa ka ng panibago. Gayahin mo lang yung ginagawa ko para the best. Iwas sa disgrasya mga kakusa. Kaya salamat. See you next vlog mga kakusa. God bless. Ay mga kakusa, ito yung sinabi ko na dumating. Tinanggal ko yung lubid. Ayan, ito na yung mga kakusa. Kinalitan ko yung lubid. Pasak mo muna. Tapos rungo mo muna ang putulin bago mo susukatin mo muna, pasok mo muna lahat bago mo puputulin para hindi ka magputol-putol ang lubid, hindi masayang ang lubid. Kaya yan, gawa ka muna ng temporary kung paano yan. Hugutin mo lang siya ng hugutin, tapos sa tsansa mo na medyo okay na, pwede mo na siyang puputulin. At saka iikot mo pa yung isa, pasak mo sa kabilang butas. Ito na yun, pinakita ko sa inyo na yan. Hanapin mo yung pangalawang butas para doon mo siya ipasok na hindi magsalungat yung dalawa na dalawang dulo. Minsan nakakalito, pero yan, anahin mo ng gusto kung paano para hindi kaptapal. Yan dapat nakaganyan siya mga kakusa. Hawakan mo lang, tapos pasok mo sa kanilang butas para magkasalubong sila.
Ayan na. Medyo yan, ang isa hindi pa nakapasok. Kailangan na amin mo muna na pantay silang dalawa. Magkabilaan. Lagyan ko sana to ng timbol kaso walang available na timbol. Kaya ang ilagay ko lang dito, shackle. Kusa. Kaya maganda sa timbol. Pero walang available. May mag-request pa. Kusa. Akala ko meron kami. Yung pala sa kanilang barko pala yun. Kaya hindi ko nalagyan. Shackle ang linagay ko. Pero ayos na rin, safety na rin dahil hindi na rin siya malulas yung shackle dahil may pinigilan ko rin siya sa gitna, may stopper siya. At tingnan lang ninyo mamaya ang mga kusa. Putulin, lagyan mo muna ng tape para pagputol mo hindi mabubusalsal ang lupid mga kakusa. Kaya ayan, lampasan mo lang ng konti yung tape, duct tape la, para hindi mabubusalsal yung dulo. Ganyan lang magagawa mga kusa. Kung gusto mong gumawa ng duyan sa bahay ninyo, pwede rin ganito ang gagawin ninyo mga kusa. Madali lang mga kusa at saka safety. Yan, ganyan mga kusa. Pero mas maganda kung ipailalim siya sa yung isang lupid para okay yung pagtingnan. Malinis. Yan, tanggalin ko mga kusa yung duct tape dahil ayaw isa-isahin ko yung strand sa bawat strand dahil lagyan ko ng duct tape para di hindi mabubusalsal pag splice ko ngayon niya kusap. Wait lang mga kusap. Naganda ko ng tape na putol-putol na para sabit ka lang ng sabit. Yan. Kailangan natin lagyan ng tape mo kusa yung dulo para hindi magbusalsal pag splice. Yung mahirap i-splice pag hindi nakatape. Kasi magbusalsal yung ang dulo ng
labing mga gakusa. Splice lang, medyo matagal nito mga kusa, bali dalawang fair ang ginawa ko kasi yung sa dalawa na dumating hindi mo talaga magagamit dahil maliit yung lobid niya mga kusa, at saka yung pagkagawa ng Chinese hindi maganda, wala sa safety, kaya inulit ko yung grasa pang-cream doon natin ko sana. Eh, natatakot ako baka nag-form at putol, kaya hindi ko na pinagsapalaran yung splice ko na yung mga kapusa. Ayan mga kapusa, tapos na yung isa. Nagtibay na yung mga kapusa. Yung ano nga na nandiyan sa ilalim. Okay, balance na balance mga kapusa. Ito na pala yung mga kapusa na buo na. Mali ang ilagay ko pala dito sa dulo, yung sawakan, yung shackle. Ilagyan ko sana ng timbo kasi wala akong timbo. Secure yung lubid na tali sa taas. Ayan, kabuuan na yan mga kakusa.